panahong iyon nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing, makakatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithing. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Sumayin niyo ang kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat po ng sumusubaybay sa Gabay Buhay. Sa ating pong ebanghelyo ngayon ay hahanguin natin sa ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 5, mga talata 1 hanggang 12. Ngayon pong araw na ito ay pinagdiriwang po natin ang dakilang kapiyestahan ng mga banal. Napapanahon sapagkat lahat po tayo ay tinatawag una't higit sa lahat maging banal. At ang kabanalan ay hindi lamang po sa mga pari, hindi lamang po ito sa mga madre, sa mga seminarista o sa mga taong simbahan, kundi ang kabanalan ay tawag sa ating lahat. Kaya meron po tayong tinatawag na universal call to holiness. Ano pa man po ang ating katatayuan o estado sa buhay, babae man tayo, lalaki man tayo, bata ka man, matanda ka man, mayaman ka man, ordinaryong tao ka man, may asawa ka man o wala, lahat po tayo ay tinatawag na maging banal. Napakaganda po sa unang araw ng Nobyembre ay atin pong pinagninilayan ang salitang kabanalan. At isa po sa mga tanong na kalimitan po nating naiitanong sa ating mga sarili, paano po ba tayo magiging banal? Napakaganda lang sinabi ng isa pong batang santo na si St. John Birchman. Sabi niya, "The only failure in life is failure to become a saint." Hindi daw po pagkabigo ang hindi tayo nakapag-asawa. Hindi daw po pagkabigo ang tayo ay hindi naging mayaman. Hindi daw po isang pagkabigo na tayo po hindi nakapag-aral. Ang tunay na pagkabigo ay walang iba kundi yung tayo ay hindi naging banal. Kaya ito po yung ang pinagsusumikapan natin sa atin pong pang-araw-araw na buhay, ang tayo po ay maging banal. Sa kabila po ng mga pagsubok at hamon sa buhay, laging ang dasal natin at pagsusumamo ay nawa tayo ay tulungan ng Diyos na maging banal. Paano nga po ba tayo magiging banal? Alam niyo po sa Ebanghelyo, pinaliwanag ni Jesus sa mga tao kung sino po ba
ang tinatawag na banal o sa isang salita, taong mapapalad. Ano ang sabi ni Jesus? Mapapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Bakit mga aba? Sapagkat ang mga aba ay yaong mga taong kumikilala na walang ibang yaman kundi ang Diyos. Sila yung mga taong ibinigay ang lahat ng mga material na bagay upang ang maging yaman nila ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Mapalad ang mga taong mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangangako ng Diyos. Isa po sa litaw na litaw na karakteristik ng isang banal ay walang iba kundi kababaan ng kalooban. Kapag ang isang tao ay may mababang kalooban, nananahan sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Nakita natin ang buhay ng atin pong mahal na ina, ang mahal na Berheng Maria. Nakita natin ang buhay ni San Jose at ang buhay ng maraming mga santo at ng mga banal. Nakita natin kung papaano sila naging mababa ang kalooban upang sila'y maging mapalad sa harapan ng Diyos. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mga kapatid, sa tuwing dumarating po ang araw ng mga banal, hinahamon po tayo hindi lamang magdasal sa mga banal na naunang namayapa sa atin, kundi sa araw na ito ay araw upang hilingin natin sa Diyos na tayo mismo ay tulungan niyang maging banal sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa inyo pong lahat, maligayang pagdiriwang po ng araw ng mga banal.